Lagi bang nagloloko yung kuryente nyo dun sa inyong lugar? Na ay delikado yan dahil pwedeng makaapekto yan sa ating mga refrigerator or sa mga appliances natin, lalong-lalo na pagka may fluctuation na nangyayari. Itong video na to guys is pag-uusapan natin yung dalawang pwede nating gamitin para maiwasan natin na masira yung ating refrigerator. So ano ba itong dalawa na to? Ito yung tinatawag natin na AVR at yung power on delay. So ano ba yung difference nila at ano ba yung tulong nila sa ating mga appliances? So yan ang ating pag-uusapan ngayon. What's up mga ka-TV? So welcome back na naman dito sa J4TV. So panibagong video, panibagong aral na naman ang aking i-share sa inyo. So sa video na ito is sasagutin natin yung isang tanong ng ating subscriber dito sa ating channel na sabi niya, ano daw ba yung pagkakaiba ng automatic voltage regulator o kaya yung transformer sa power on delay? So tinatanong niya kung ano ba yung bibilhin niya, no? So pwede daw bang bilhin parehas yun para mas safe yung kanyang refrigerator. So bago natin to simulan guys, is iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating YouTube channel para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga tutorial na ganito. So kung ikaw ay may mga katanungan din na about sa inyong mga appliances, is mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So, wag na natin itong patagalin guys. Sa video na to, pag-uusapan natin yung dalawa na topic natin dito. Ito yung AVR at ito yung power on delay. So, ano nga ba yung pagkakaiba nila? Ano yung tulong niya sa ating mga appliances? So, napakalaking tulong nito pagkagagamitin mo ito sa mga refrigerator mo, sa mga TV mo, lahat ng mga ginagamitan natin ng kuryente. So, mamaya i-discuss ko dito step by step kung ano ba yung mga purpose nila sa isa't isa. So, unahin natin itong AVR guys. So, kung hindi kayo pamilyar, ayan yung nasa screen, ayan. So, ito yung tinatawag natin na automatic voltage regulator. So, ito yung transformer na tinatawag. Ang purpose naman ng AVR is halimbawa yung kuryente nyo is up and down, no? So may fluctuation na nangyayari dun sa inyong lugar. So magandang gamitan natin ng AVR or yung transformer. So ang kagandahan kasi ng AVR guys, halimbawa yung refrigerator natin is 220 volt, no? So pag may pumasok na kuryente doon at mababa yung pumasok doon na voltahe dun sa ating refrigerator, halimbawa bumaba ng 200 volt, no? Yung ating kuryente is pwedeng maapektuhan yung ating refrigerator, guys. So kasi nga 220 volts, no? Yung ating refrigerator tapos yung papasok na kuryente is 200 volts lang. So ano ba yung mangyayari dun sa ating refrigerator pagka hindi natin 'to ginamitan ng transformer o kaya AVR na tinatawag? So pwedeng hindi masyadong lumamig, no? At the same time, pwedeng mapundi yung mga ilaw dun sa loob. At isang problema pagka mababa yung pasok ng voltahe dun sa ating mga appliances, lalong-lalo na sa mga refrigerator natin, is pwedeng masira yung compressor. So pwedeng hindi na to lalamig at pwedeng hindi na to aandar. So mas maganda guys na bilhan nyo ito ng AVR. So yan yung isang purpose niya. Siya kasi yung nag-automatic na nag-a-adjust. So kaya nga automatic voltage regulator. Siya yung nag-automatic na mag-a-adjust sa mga dadaloy or papasok na mga voltahe dun sa ating refrigerator. Hindi lang sa mga refrigerator natin pwedeng magamit ang AVR guys. Pwede ito sa mga television natin. Pwede rin ito sa mga aircon natin. Lahat ng mga ginagamitan natin ng kuryente na alam mo na may fluctuation yung baba, taas na voltahe dun sa inyong lugar, bumili na kayo kaagad ng AVR, no? Para maproteksyonan natin yung ating mga refrigerator o yung mga appliances natin. So yun yung isang purpose ng AVR, kaya ginagamitan natin ito para mai-adjust niya kaagad yung mga pumapasok na mga voltahe dun sa ating refrigerator. Kasi yung example ko kanina, yung refrigerator is 220 volts, no? Bago niya mapalamig, bago niya mapagana yung ating compressor. Pero yung pumasok na kuryente dun sa ating refrigerator, kasi nga may fluctuation na nangyayari dun sa ating lugar,
is 200 volts lang o kaya 150 volts. So paano niya mapapalamig at mapapagana yung ating refrigerator? Kasi nga 220 volts yung dapat kailangan na malagay dun sa ating refrigerator. So mas maganda na pagka may ganun nangyayari dun sa inyong lugar, may fluctuation. So paano nga ba natin malalaman kung may fluctuation, no? Mapapansin pa lang natin sa ilaw natin na biglang humihina, no? Ibig sabihin, humihina din yung daloy ng ating kuryente. So lahat ng mga refrigerator natin or yung mga appliances natin pwedeng maka-apekto ito dahil sa mga pabago-bagong boltahe na pumapasok sa ating appliances. So mas maganda na bilhan mo na lang ng mga AVR, no? So marami namang bilihan ng AVR. So kung ang tanong mo is ano ba yung bibilhin ko namang AVR, anong voltage, no? So pag bumili kayo ng mga AVR, mas maganda yung matataas na yung mga voltage. So may mga 2000 na volts na mga AVR. So mas maganda kasi mas mataas para kahit tumaas ng 300 volts yung ating kuryente or yung daloy nung pumapasok dun sa ating appliances, is hindi ka agad na apektuhan yung ating mga appliances or yung ating mga refrigerator. So kinokontrol niya, kinokontrol ng AVR, ina-adjust niya ng automatic, no, yung ating voltahe na pumapasok sa ating refrigerator. So yun ang kagandahan sa AVR. Kahit may fluctuation, taas baba yung ating kuryente, is ina-adjust niya lang. So mapunta naman tayo dito sa power on delay. So ano nga ba yung purpose naman ng power on delay? So marami din nagme-message, madami din nagko-comment kung ano yung magandang brand, ano yung magandang bilhin na power on delay. Dahil nga may ginawa akong video, first time daw nilang narinig, mayroon palang ganon, no? So itong mga sinishare ko sa inyo, alam ko na makakatulong sa inyo para mapanatili nating safe yung ating mga appliances. So mapunta tayo dito sa power on delay na tinatawag. So sa power on delay, ito yung maliit lang, kung makikita nyo dyan sa screen, ayan. So dyan natin isasaksak yung ating refrigerator, tapos yung power on delay naman, dun natin isasaksak sa mismong outlet, no, yung ating saksakan. O, ang kagandahan kasi ng power on delay is halimbawa nag-brown out naman. So kanina yung AVR, ang purpose niya is fluctuation, no? So sa power on delay, ang kagandahan naman sa kanya, pag halimbawa may blackout, may brown out na laging nagloloko yung kuryente nyo, namamatay bigla, no? So ito naman yung purpose ng power on delay. So ang kagandahan ng power on delay, pag ginamit natin ito sa mga refrigerator, sa mga appliances natin, is dinedelay niya, no? Halimbawa, nag-brown out, no? So nakasaksak pa rin yung refrigerator natin. Pagka walang power on delay yung ating refrigerator, pagka bumukas yung kuryente natin, yung power natin, bubukas din yung compressor or yung ating refrigerator. So pwedeng mabigla, pwedeng masira kaagad yung ating refrigerator dahil nga malakas yung pasok kaagad ng ating kuryente. So pag ginamitan naman natin ng power on delay, ito makakales ka ng pagkasira ng ating refrigerator. So mas maganda na pag ginamitan mo kasi ng power on delay, kahit pumasok man yung kuryente kaagad, dahil nga nag-brown out tapos biglang nagbukas yung power, no? So haharangin kaagad ng power on delay. Kung mapapansin nyo dyan sa screen, ganyan. So haharangin kaagad ng power on delay, i-delay niya muna. Ibig sabihin, kahit pumasok man yung kuryente dun sa ating refrigerator, is hindi ka agad bubukas, no? So hindi ka agad bubukas yung ating refrigerator. So yan naman yung kagandahan, dinedelay niya ng mga 4 minutes, 5 minutes, depende sa power on delay na ginagamit mo. Meron pa ngang 25 minutes, no, bago magbukas. So kahit naka-under na nga lahat yung ating ilaw, no, yung ating mga appliances, pero pag yung refrigerator natin nakagamit ito ng power on delay, hindi muna kaagad yan aandar. So maghihintay siya ng ilang minutes bago ito aandar. And yung difference nila, no, sa AVR at sa power on delay, ang AVR lagi natin itong tatandaan pagka may fluctuation na nangyayari dun sa inyong lugar, is gumamit kayo ng AVR, no? So baba, taas, humihina yung daloy ng kuryente natin, ito yung bilhin mo, ito yung AVR, no? Transformer, kumbaga. Yung lugar nyo naman, laging nag-brown out, may blackout, mga ganon. So bumili ka naman ng power on delay.
So sana naintindihan nyo itong video na to, no? So sana meron na naman kayong napulot na konting aral dito kung ano yung pagkakaiba ng AVR at yung power on delay. So napakalaking tulong ito sa ating mga appliances, no? Dahil nga sa Pilipinas is biglang taas, biglang baba yung mga voltahe na pumapasok sa ating mga appliances, is pwedeng maka-apekto ito sa ating refrigerator or sa ating mga motor o compressor ng ating ginagamit na ref. So mas maganda na bumili na lang kayo ng mga ganito, no? So sana meron na naman kayong naintindihan sa video na to. So alam ko na marami kayong napulot na aral dito. Hanggang dito na lang itong video na to, guys. Kung ikaw ay bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag mo nang kalimutan mag-subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. So kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, i-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo. So kung may katanungan ka, mag-comment ka na rin dyan sa baba para pag nakita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So hanggang dito na lang, maraming salamat, guys. Mag-iingat po tayo palagi at natapos nyo na naman itong video na to. Peace!